Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, nakalalabas lang namin sa work namin. Pupunta kami dun sa kababayan natin, si Pablito, para madalaw uli natin at magbigay tayo ng mga pledge ng mga kababayan natin. May mga nagbigay kahapon nung magpunta kami. Madami na din. Tapos ngayon may nagbigay na naman. At iaabot natin sa kanya. Tingnan natin kung ano yung condition niya ngayon. Kahapon medyo maganda nang nakahiga siya. So totally parang bedridden siya. Pero nung nagkaroon tayo ng konting pray over sa kanya, yun, medyo nabuhayan siya ng loob. So maganda rin sa part natin yun na makita siyang maging medyo malakas. So binigyan natin siya ng konting mga inspirational words kasama yung mga ibang tao na dumalaw din doon, mga kababayan kahapon. And yeah, let's check it out kung ano yung condition niya. Ito natin. Very good. Unsa may mong gibate na askil ka gamay ni bintaha gamay. So unsa man imo hang kuan karon uli na ta. Nakapalit mo insure? Nakatulip sa insure. Sa insure, sige pag napadala ka dito na lang maganda. Wala dito sa choice nun eh. Oo. Asli ah. Nalipay ko, nga ni Barog na ka. Sana tanungin siya ko sa iyo kung nakakaupo. Eh, hindi nakakaupo. Kahapon hindi eh. Kahapon nahirap. Ngayon lang, Dok. Umpo. Ang ano ba? Mula ka gabi, hindi na siya namin inano ng pinreliever kasi yung pinreliever parang hindi mo siya hallucinate. Ano yung pinreliever niya? Binigay? Tatama to? Ipakita mo sa kay Doc kung ano. Kanina kita mo lang. Si Doc Cruz. Takaw pa ka? Ha? Ito, Doc, yung walang gamot na niya din. Hindi siya nakakasalita eh. Ay, ito morphine. Oh, makakot talaga ito, morphine. Kaya na naobserbahan ni Jess Duk ba na pag na, kung sa bagay, hindi naman siya namilipit na, hindi naman siya namilipit. Palagi itong antukin siya. Palagi yung karamahan. Oo, lagi ginagalan niya yung ulo niya. Ah, kaya pala kahapon, no? Kaya pala kagabi, siya din, hindi na namin siya pinamukulat. Tapos kanina, lunch, tanghali at saka ngayon. Hindi na kasi sabi ni Jesse, wala naman siyang sakit na. Kasi kung masakit, nagagalungan siya. Ngayon wala man. Yun lang kung masakit ito ibigay. Pero palagi yan siya matutulog. Oo, tapos sa gabi daw kami ang pinupuyat niya kasi dito gala siya ng gala. Yun lang kung magre-reklamo siya, yan. Na masakit na daw na. Yung kung medyo masakit-sakit lang, paracetamol or any pain reliever na hindi ganito. Ito, makaka-antok yan eh. Sobra. Kaya malakas to. Mas needed lang. Oo, mas needed. Makaka-antok na kaya. Tapos meron tayo na kapag sa liver. Binigay ni Dr. Durabia. Yeah, siya na sabi ang pang-supplement mo. Pag may problema ka pala, ito mong inumin mo. Oo, nakaka pala yan. Oh, wag ka lang hindi mo nang alam, ito na lang. Ito kung hindi siya makakatain, dahil itong morphine, makaka-constipate yan. Palagi yung ino. Kaya, sumobra, kapag sumosobra. Pero kung matigas yung tain, ibibigay niya. Lagi yung mga matigas yung kung tain niya, pero nung ano, siguro nung kasagsagan ng ano. Ito, makaka-constipate yan siya. Kaya siguro lang masakit ang ano niya, hindi makata. Tapos, lagi siyang... Hindi kailan pa nalaman na ang problem niya sa liver? Kailan pa naalam mo yung problema niya sa liver? Last Tuesday lang siya. Last Tuesday lang? Kung saan pala siya galing? Doon sa bundok sa Rando. Sa Hollywood siya. Sa Akura, tapos dinala sa dito nag 1 week siya dyan sa Hollywood sa hospital din ata. Tapos pinalabas na siya outpatient, tapos dito na. So anong ginawa doon sa hospital? May mga kwartel? Mga laboratory yata. Wala ang ultrasound niya, Dok. Nung kami na outpatient na siya, nung webis nandun yung ultrasound niya. Saan? May tingnan ko ba? Ano yung ultrasound? Dok, yung sa ensure kasi sinasabi na painumin siya ng ensure. Yun, Dok. Nagdala ko. Wow! Ako ni pala. Ito. Pwede yung tatlo, isang araw. Mataas yung pan niya, calories at least. Mayroon siya mga... Oh, yan yung sa mga
Metastasis yun sa liver. Kailangan daw ma-CT scan sa ako ng amo ko. Yeah, ma-CT scan kung saan siya particular na cancer. Hindi pa siya nagsusuka-suka? Okay, mo na lang sa baso. Oh, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Lang. Pwede niya kagad pa na eh. Excited si kuya ba? Excited eh. Nasaan na magbaso, baka hindi siya kapit. Abdi kayo mo uli bata. Mga soft kahapon mo siyang gi-encourage nga pag-askil di ka kung hindi ka mabangon di ka pasakyan sa aeroplano mag-luluya ka maski pag tagaan kag ticket di ka pasakyan pag mag-luluya ka na kani kamot kasi sa amin daw daw ang sabi sa akin nung nandun daw siya sa lagi nibukha yung mata na ako'y content kaya iniinuman karun nibang nilingkod maski pag nag-shake-shake makita ni mo bang nang ni-fight bitaw siya na naningkamot ko mo nag-process karun sa yan lang eh. Pero ito ngayon doon, lumiit na ang tiyan niya doon. Mm-hmm. Lumiit na ang tiyan niya. Dati malaki. Malaki. Tapos pwede niyo ano niya ngayon, hindi na masyado. Oo. So kung okay pa yung liver niya, na-absorb pa yung tubig. So sinasabi ang daming ano? Well, hindi pa siya na tubig. Liver failure. Tae. Oo. Ano na siya doon? Yan. Oo, dito. Pero ang dami ng metastasis sa loob ng lato sa peritoneum, yung mga matapal niya siya. Naging multiple, no? The best way para malaman, to CT scan tahol. Sabihin ko kay Consul, pa-CT scan niya. Just, kwan lang, to see kung saan talaga, pero na-advance natin. Kung doon tayo sa atin, may lymph nodes siya dito ang sinabi sa mid-clavicular eh. Bababa pa ang ano niya, Doc, 1960. May hindi ilo siya. Kwan yan, baka sa morphine o baka sa kwan, dehydrated ng konti, bigyan na ng tubig ng konti. Marami na siya mag-inom doon. Kahapon bigay lang namin ng Gatorade. Kala inom siya. Kung nauhaw siya mag-sinyas, masasakin na gano'n. Kahit kay Joss. Okay. Damo ba sa liver o sa peritoneal? Kung nasa ay ascites, gumay naman yung tiyan. Gano'n, tinawag ko siya ng tiyan. Dati ko, Dok, malaki eh. May tubig pa rin, no? May tubig pa, no? Pero hindi na masyado siguro kasi dati Dok, ang laki nung dumating dito, malaki. Baka buntis. Either colon or stomach. Ano lang, para hindi tayo, no? Pang-break lang, pang-break. Pag-break lang. Mas maayo ito, ikuan, easy to scan. Para makita. Wala siya insurance. Wala. So, doon na sa akin. Hindi na ba kumuha na ano? Pero yung kampanya niya, ano ba? Tumulong? Okay lang, sa atin lang naman to documentation kasi, di ba? Okay, basi na inyo. So, inana ka kapelangga sa mga Pinoy diri, daghan kayo. Sabi niya pa nga nung sa gabi, Dok, makain kami lahat. Kabasa pa to? Sabi namin maraming tukoy. Sabi niya, yan mo sila, hindi ko ba sila kilala. Kaya sabi namin nito, kahit hindi mo sila kilala. So, mga nurses, si Dok, nurses. We're praying for your health. For your health. Kuya. Yeah. So, para magpa-strong ka. Kakalisman lang nila natin Glinda. Nag-pray over na. Okay. Ibang-iba yung hitsura niya kahapon ngayon. So, yan. Tapos natin yung dalaw natin kay Pablito. And
bundok, yung engine na binigay niya, kinuha ka agad para inubin. Nung magad. Kasi sinabi mo na pag hindi siya lumakas, hindi siya makakasakay ng aeroplano. Wow. Galing. Ito talaga yung dapat ibigay sa mga tao. Ganyan yung inspired. Laging positive yung naririnig. At sigurado na ano ba agad yun. Yung gagaling. Power so, of mind. Yes. Ganda talaga environment niya. Puro positive. So in fairness naman, sobrang dami yung bisita. Oh. Daming nagpaabot ng tulong. After nung ma-post yan sa Facebook, so yung mga tao na-recognize siya, nakilala siya. Sino nga yung unang nag-post niya? Yung si Ram. Sunod si Annie. Pero kay Annie siya nag-expose. At least may good Samaritan na nag-share sa social media, so nalaman din ng Filipino community at lahat. Kasi kung walang nag-post, hindi talaga siya makikilala. Hindi din malaman na may nangailangan pala din ng tulong. Oh, ito lang maganda sa mga Filipino ngayon, no? Na-experience natin na lahat pala tutulong. Lahat pala magbibigay ng pledge outside of na pera, groceries, medicine, yung pagdalaw mo nga lang, yung pagbisita mo lang doon, maganda ng, lang ano, yung maganda spirit lang ng bayanihan is andyan. Kapit bisig. Maganda. Maganda talaga yung ugali ng ano. That's the beauty of the Filipino attitude kapag meron nakakaroon ng may sakit. I mean, sa oras ng pangailangan, maasahan mo talaga. Sino lang ba yung magtutulungan, di ba? Okay, salamat sa inyong lahat. Bigyan namin kayo ng update kung ano yung condition ni Pablito hanggang sa makauwi siya sa Pilipinas.